May title defense na naman si Takamura. Tapos title match naman si Makunouchi. Talagang ang dami nangyayari ngayon sa Kamugawa Boxing Gym. Mukhang hindi lang yon. Basahin mo tong Finax kanina. Huh? Ano ba yan? Bossing, cancel meeting natin ngayon. Ngayon ang bahala, ha? Ano? Ba't biglaan naman? Ikukumpirma lang ako. Punta akong Kamugawa Boxing Gym. Kamugawa Boxing Gym? Ah. Wow! Ang tagal na natin na wala dito, ha! Isang linggo pa lang, no? Kaya nga! Tagal mo, di ba? Dito na tayo maghihiwalay. Siguradong napagod kayo sa training camp nyo. Magpahinga tayo ngayon. Bukas na lang natin umpisa ng pag-iensayo. Lalo na si Takamura at saka ikaw, bata. Malapit ng laban nyo. Hmm? Mag-uwi na kayo? Sayang naman. Dumaan pa naman kami dahil balita namin nandito kayo lahat ngayon. Oo. Oh, sa New Japan Gym kayo, di ba? Kilala ko yun. Siya yung... Ah, kasi meron akong ipapakiusap sana eh. Ano yun? Baka pwedeng ipagharap natin sandali yung batang kong si Shigeta kay Makunouchi. Sparring ba? Ngayon na mismo? Pasensya na kayo. Nagpakapal talaga ako para makiusap sa inyo. Kasi sa susunod na buwan na yung title match na laban kay Takeshi Sendo eh. Ito lang kasi yung kulang sa preparasyon niya. Siya na nga. Yung number 4 sa featherweight division, si Shigeta. Siya nga yung susunod na makakaharap ni Sendo. Naisip ko kasi kung makakaharap niya kahit sandali si Makunouchi, magkakaroon siya ng kumpiyansa. Oo, oh, lalaban kay Ibo para magkaroon ng kumpiyansa. Papayag ako. Hindi ko lang masasabi kung lalo siya magkakakumpiyansa. Bata! Opo! Magbihis ka na. Opo! Gusto kang labanan na seryoso niyan. Umpisa pa lang, bumanat ka na ng todo. Opo. Yun talaga ang plano ko. Gusto ko rin malaman kung anong klaseng boksingero ang makakalaban ni Sendo. Ano bang ginagawa mo, Ibo? Ano ba yan? Parang tama ang inaabot mo. Ba't ganito? Hindi ko makuha ang rhythm ko. Ganito na naman. Sira ang timing ko. Saka maling distansya ko. Ayos yan, Shigeta. Sige lang. Merong mali talaga. Hindi lang ito dahil sa pagod. Talagang sirang-sira yung mga galaw ko. Naman! Kapag namalapit ako, nahihinto agad ako ng left jab niya. Left jab! Napahinto mo na o atakihin mo na! Ha? Nakakainis panoorin. Ba't nagkaganyan ka? Di pa ba kayo nakakalat, ha? Huh? Ha? Tignan niyo maigi yung stance ni Shigeta. Left jab siya. Nasa harap ang kanan pa niya. Ibig sabihin, southpaw siya! Ha? Oh! Kaliwete pala siya! Baliktad lang yung kaliwa sa kanan. Pero ang hirap talaga lumaban sa ganyan. Ngayon lang nakalaban si Ibo sa kaliwete, di ba? Baliktad pati yung tindig ng paa. Walang karanasan si Ibo sa ganyan. Pero yung mga kaliwete, sanay lumaban sa mga karan na boksingero. Kaya wala si problema sa ganun. Naku! Ang lakas ng tumama kay Ibo! Takamura! Turo niyo naman kung paano lumalaban sa isang southpaw! Hindi pa kasi ako nakakalaban sa isang southpaw eh. Actually, ako rin eh. Ako, nakalaban na ako sa kaliwete. Ama, ganun ba? Well, hindi ikaw mabigyan ng payo. Oo ba? Ibo, makinig ka sa akin na mabuti! Ano? Payuhan mo na agad! Ano ba? 30 segundo pa lang kasi natalo na ako eh. Paano nga ba? Kung dahil ka talaga, wala ka rin talang silbi! Nakakalok ka! Maraming salamat sa pakikipag-sparring sa akin, ha? Oo, salamat rin sa ensayo, ha? Bakit parang wala ka yata sa kondisyon? Ha? Hindi naman. Nangihinayang ako. Susunod sa totoong laban na tayo mag-aharap, sana mas maging maganda. Oo, sana nga. Totoong laban na raw yung susunod. Iniisip niya, mananalo siya kay Sendo. Buong buo yung kumpiyansa na binigay mo sa kanya. Pasensya na. Pero ganun pala talaga kahirap lumaban sa isang southpaw. Talagang pagod ng katawan mo kasi. Kahit sino pa yung nakasparing mo, hindi magiging ganun kaganda ang mapapakita mo.
Posible rin na si Shigeto ang makakalaban mo para sa title match. Mabuti na rin na makita mo kung paano siya lumaban. O sige, uwi na kayo. Posible na iba yung makakalaban ko para sa title match. Hindi yun pumasok sa isip ko. Mahirap labanin si Shigeta pero hindi lang dahil sa outpost siya. Magaling rin talaga siya. Yung pinakita niya kanina parang hindi pa siya talaga nagsaseryoso. Hindi pa rin nakakalaban ng kaliwete si Sendo. Sa boxing kasi, wala talaga makakapagsabi kung anong mangyayari sa laban. Andito na po ako! Kamusta na, iho? Kawai po! Umisawa, salamat sa pagtulong mo sa nanay ko, ha? Sinabi ko naman sa'yo, huwag mong pansinin yun, eh. Sa palagay mo, totoo ba talaga to? Ha? Kaduda-duda yung pagkasulat nila dito. Ano? Nangyari ba talaga yan? Yata, parang totoo talaga nangyari. Wow, grabe talaga si Takamura, ano? Hindi lang pala tao ang tinatalo niya. Paano nangyari yun? Kasama naman namin si Sir Takamura kanina. Hindi naman na kayang ipagyabang agad yun. Siguro masyado siyang nalulungkot mag-isa. Kaya naisipan niyang gawin to. Ipo! Telepono! Ha? Opo! Sino po yun? Hindi ko masyadong maintindihan eh. Masyadong malaksang boses. Oh. Hello? Si Makanochi po ito. Ako to! Ah, sino ako? Ako sabi! Ha? Si Sendo ba ito? Oo, ako nga to. Kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Hindi yun ang itinawag ko. Totoo ba ito nakasulat sa dyaryo? Itong sa tonight? Ano ba yung tinutukoy mo? Yung tungkol ba dun sa napatay na oso? Hindi ako naniniwala dito sa dyaryo to. Kung ano-anong kalokohan kasi pinagsusulat nila. Ano ba to? Chismis lang. Pero malaking balita to, ha? Hindi ko nakita mismo yung dyaryo, pero sa pagkakaalam ko, totoo ngang merong namatay na isang oso. Ako, di malamang totoo nga. Grabe talaga yung si Takamura. Yun lang ba tinawag mo? Oo, yun lang. Nick! Hindi kasi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Pasensya na. Huwag mo nang isipin yung oso na yun. Kumusta naman ba ang kondisyon mo? Ayos lang. Magandang kondisyon ko ngayon. Hanta na ako makalaban kahit oso. Kalimutan mo na kasi yung oso eh. Oo, sige. Kung gusto mo, yun pala maglaban na tayo eh. Hanta-hanta na ako. Ganun kaganda ang kondisyon ko ngayon. Meron ka pang dapat pag-isip ang ibang challenger na maunang lumaban sa'yo. Yung number 4 na si Shigeta. Hindi siya importante sa buhay ko, kaya hindi ko siya masyadong inaalala. Hindi pwede yun! Kailangan mag-ingat ka dun kay Shigeta, no? Mahihirapan ka lumaban sa kanya! Mahihirapan ako sa kanya? Para masyado ko maraming alam sa kanya. Nakalaban mo na ba si Shigeta? Oo. Ayoko naman lumabas na parang nagsusumbong ako sa'yo. Pero nag-sparring na kami ng 3 round. Ah! Ibig mo sabihin, mahihirapan ako. Dahil kaliwete siya. Ano mo akala mo? Habang namumundo ka, akala mo ba hindi ako naghahanda? No, hindi naman sa ganun. Siyempre, pinaghahandaan mo yung kalaban mo. Anong plano mong gamitin sa kanya? Wala naman. Ha? Huh? Sabi na hindi siya importante sa akin eh. Sapat na yung alam kong kaliwete yung Shigeta na yun. Hindi problema yun. Basta nagpapakondisyon ako para matalo si Ipo Makanochi. Anong tanong yun? Hindi ko alam kung gaano kagaling si Shigeta. Pero kung nag-aalala ka talaga, madadala kita ng tiket sa laban namin. Makikita mo na medyo gumaling ako ng konti. Sige, padala mo ako ng tiket! Maraming salamat talaga! Gumaling pa siya mula nung muli niyang laban. Anong ensayo kaya ang ginawa niya? Makanochi! Ano yun? Tatanong ko lang. Magkano ba yung gusto mo tiket? Magkano? Makakamura ka kung doon ka upo sa bandang red corner. Kala ko pa naman libre. Ano? Ang dami sasakyan. Ano yung mga reporter ba yan? Magandang umaga! Oy po! Mag-sparring nga tayo, dali! Nakakapikon na talaga. Nakakapikon? Ayun, o, tingnan mo! Kahit saan ka tumingin, panay puno sa paligid. Wala na ako matatakbon eh. Pagkatapos, biglang umatake na ganito yung tabuhal ang oso na yun. Talaga natakot ako, pero kung tumunga nga lang ako, sakte po. Paano mo na pabagsak yung oso? Oo nga, paano? Isang counter attack sa gitna ng kila niya. Bigla na lang pumagsak yung oso na ganito. Talaga nagulat ako nun. Grabe yung pagtumba niyong yun. Ngayon ko lang uli nalaman.
Ganito pala ako kalakas. Kanina pa yan. Mag-iisat kalahating oras niya nagkukwento ng ganyan. Nakakapikon niya talaga. Siguro naman masaya na kayo. Mag-umpisa na sila mag-ensayo. Alis na! Ay, maraming salamat po! Oh, uwi na ba kayo? May kukwento pa naman sana ako. DJ ka talagang tanda ka. Tumigil ka na dyan at mag-ensayo ka na rin. Ang susunod na kalaban mo, hindi oso, kundi taong mas gumagamit ng utak. Siguradong pinag-aaralan ka ng mabuti noon. Una, una. Aba, Fuji, andito ka pa pala. Talagang hindi ka pa nagbabago, ha? Ang hindi nagbabago, yung gitero matanda na yun. At pa parang inakabahan siya. Siyempre naman, kapag pumasok na yung usapan para sa isang world title match, kakabahan ka rin, di ba? World title? Sino lalaban? Sino pala laban? Eh, di ikaw. Si Sir Takamura? World title match? Sa kapang mataldal! Ba't mo ba sinabi agad? Ha? Sinisikreto po ba niya niya sa kanya? Manong! Totoo ba yung narinig namin? Kailan po yung laban? Ano ba? Lumabas na pala ang balita. Hindi pa siguradong matutuloy, pero pinag-aaralan ng number 2 sa World Junior Middleweight Division kung si Takamura ang lalabanan niya sa isang preliminary bout ng isang world title match. Sa ngayon, number 16 ka sa World Middleweight Division. Ang iniisip siguro nila, magpapakondisyon lang yung alaga nila, pero kung talunin mo siya, aakyat kagad sa number 2. At kapag nangyari yun, siguradong mabibigyan ka ng title match. Grabe! Ang pinakahihintay ng lahat! Sinabi lang, hindi ba sigurado kung matutuloy? Sa ngayon, wag mo munang pag-isipan yan. Pag-isipan mo lang yung susunod mong laban. Maliwanag ba? Hoy! Naririnig mo ba ako? Narinig kita. Malino. Hindi ko po talaga sinasadya. Buong akala ko kasi alam ng lahat eh. Tapos na yon. Mas mabuti na rin siguro na nalaman na niya agad. Para ngayon na lang uli. Matagal lang hindi ganyan kaseryoso ang tsura ng mukha niya. Iba talaga pag nararamdaman mo na papalapit na talaga yung pagkakataong magkatotoo yung pinapangarap mo. Lalabas talaga yung lakas ng mamang yan. Hindi ko alam kung may makakatalo sa kanya pag ganyan siya. Kapag natuloy yun, siya ang unang taga-Kamigawa Boxing Gym na lalaban sa isang world title match. At kung sakali, unang world champion. Yay! Tumatay yung mga balahibo ko! Hindi pwedeng nanunood lang. Kinakailangan mo papawis ako. Parang bigla yata ang ginanahan ng mga tao dito. Basta ako, hindi ako magmamadali ng pilit. Ang importante, isa-isang mo magagawa yung kailangan gawin. Ganun ba? Tamang-tama kasi meron akong papakilala sa inyo. Babaeng reporter pero medyo kakaiba. Gusto rin sumulat tungkol sa boxing. Babae? Pihila yung ganun ah. Kaya lang, medyo makapal ang mukha nito. Nagpupumilit nga na sumama sa akin dito ngayon eh. Kung ayaw mo akong pakilala, ako na lang. Magpapakilala sa sarili ko. Ako si Mari Imura. Kamusta kayo? Ay! Kapag ganyang kaganda, pwede nang pagbigyan kahit makapal ang mukha. Ganun ba? Sabihin mo lang kung anong gusto mong pagawa sa akin. Basta babae, pagbibigyan ko kahit ano pa man. Ayoko nang ganun. Gusto ko kung anong natural nyo. Ha? Kung gagawin nyo kung anong pagagawa ko, hindi yung makatotohanan. Tsaka ayokong ibang maging trato sa akin porkit babae ako. Paano malalaman ng tao kung magaling talaga ako o hindi? Dapat mauskahan ako kung marunong ako sumulat o hindi ba? Di ba? Ang kapal ang pagmumuka. Hindi naman masyado makapal eh. Kaya okay lang yan. Okay na okay yan. Hala kayo. Miss! Anong klase boksero ba type mo? Gusto mong sumulat nung sa boxing, di ba? Siguradong marami kang alam. Oo naman. Ang mga hinahangaan ko sila Hearns, Leonard, si Duran, si Pacquiao. Wow! Panay mga matitinding boksingero yun ah! Eh, doon sa mga galing dito. Sa totoo lang, wala akong hinahangaan taga rito eh. Teka lang, baka ibig mo sabihin, walang uubra kung ikukumpira sila kila Leonard. Panay mga institusyon na yun sa mundo ng boxing, no? Nagpunta na ako ng Las Vegas tsaka Mexico para magbasid ng mga boksingero. Ha? Yung mga national champion dito, sa totoo lang, parang mga 4-rounder tsaka mga 6-rounder lang ang levels mga lugar na yun. Iba rin kasi talaga ang kultura nila. Tsaka hindi pwede ikumpara yung klase ng pamumuhay ng masa doon tsaka dito. Dahil alam ko yung katotohanan yun, talagang hindi ako makakaramdam ng paghanga sa mga boksingerong Hapon. Las Vegas tsaka Mexico pala, ah? Ba't sinamasama mo pa yan dito? Akala ko ba, hindi sumusobra. Tsaka hindi ko sinama yan dito. Ha? Ang Japan Middleweight Champion si Mamoru Takamura? Ha? Huh?
Miss! Ha? Ano yun? Siguro naman yan si Sir Takamura namin. Hindi mo masasabi na 4-rounder lang o 6-rounder na boksingero ang level niya. Oo naman, oh. Mabangis sa mga suntok niya. Mabibili sa mga kombinasyon niya. Meron siyang taglay na likas na galing. Maganda ang balansin niya. Nakapanood na rin ako ng laban niya. Hindi siya ordinaryo boksingero, ha? Sa tingin ko, meron siyang potensyal para lumaban at makuha ang isang world title para sa bansa natin. Naiintindihan mo pala talaga, eh. Marami talagang alam yan. Sa lahat ng mga middleweight ngayon dito sa bansa, siya lang ang uubra lumaban sa international arena. Pero ang interesado ko, yung batang katabi niya ngayon. Kilala ko rin yan, ang featherweight na si Ippo Makonuchi. Parang iba na ang itsura ng katawan niya mula nung natalo siya sa laban kay Angie Tate. Hindi lang sa katawan, halos ibang-iba na siya sa lahat ng bagay. Magandang article to. Ganun ang type mo, di ba? Ayoko ng ganyang kalakas ang dating. Pero hindi ka pa rin ba nagugulat? Kanino naman? Mr. Takamura, no? May dumating na babae sa gym natin, pero tuloy-tuloy lang siyang nag-insayo na parang walang napapansin. Oh! Oo nga, no! Numero unang babaero, pero iba talaga yung narinig niyang malapit na inaasam-asam niyang world title. Maayos ang insayo niya. Ha? Huh? Maaari lang sana, hindi mo wala yung nararamdaman niyang gana sa paglaban ngayon. Kung sakali mang hindi matuloy yung nabanggit ni Fuji kanina. Okay lang, basta itutuloy-tuloy lang niya yung mga panalo niya. Oo. Oh. Ganun na nga. Pero, mahirap kung ganun nga ang mangyayari. Kung hindi matuloy yung laban, masyado na seryoso yung mamang yun. Matitiyak kong dadali niya. Dito sa Kamugawa Boxing Gym, yung World Championship Belt! Ganun? World title match na siya? Grabe! Talagang ganadong-ganado siya ngayon. Ibang klase pati yung insayo niya. Kung ganun, di wala na kayo ibang pinag-uusapan, kundi yung bagay na yun. Ang nangyari nga, wala ngayong gumagamit ang salitang world, eh. Ha? Ibang klase kasi yung naging epekto kay Sir Takamura. Halos wala siyang buong bibig ngayon. Lahat tuloy kami, parang natatahimik na rin pag malapit siya. Nakakaramdam din pala siya ng takot? Alam mo, ngayon pala nakita si Sir Takamura na nagkaganito. Sigurado ako magpapakita ang gilas siya. Nabenta ka wagit natin ticket! Eh paano naman? Lumabas yung balita ito ko sa uso sa lahat ng TV show. Lalaban tayo sa undercard sa harap ng napakaraming tao. Sisiguraduhin ko hindi ako matatalo. Mukhang magpapakita rin ang gusto yung dalawa. Talagang pinagbubutihan niya nila. Kaya lang, kapag nag-umpisa na yung laban ko, makakalimutan na ng lahat ng manonood yung mga naunang laban. Basta magpapakita ako sa laban ko, yung tipong hindi magbubura sa isipan ng mga tao. Ipapakita ko yung resulta ng training camp natin. Baka mas maalala pa nila ako kaysa sa main event. Yan ang hindi nyo magagawa sa araw na yun. Kahit ano pang subukan nyong gawin, magiging misto lang anino lang kayo sa lakas ng liwanag na ipapakita ko sa gabing yun. Bakit pa lang ako sa ring? Sigurado yayanig ang buong Korakuen Hall. Ganun kalakas ang impact na gagawin ko para sa lahat ng tao. Mukhang ibang-iba talaga yung dating niya ngayon, ah. Parang lalo pang tumindi yung mamang yan. Oo nga. Nakakatindig balahibo talaga siya. Siguradong magpapakita siya. Siguradong may gagawin kakaiba na naman sa Sir Takamura. Dito pa lang ang haba na ng pila. Siguradong si Sir Takamura ang gusto nilang makita. Noon pa man, sikat na talaga siya. Mas talo ngayon, pinag-uusapan siya talaga ng lahat ng tao, pero ano kaya yung ibig niya sabihin niya, yanig ang buong Korakuen Hall? Ano yung... Nga pala, kung nandito ka, si... Ano bang problema mo? Sinabi ko ng pamilya ko si Isaac! Naku, bossing, hindi naman kayong ganyan. Mr. Nakota! Ha? Huh? Makonuchi! Kilala po ba ninyo siya, Makonuchi? Tulungan mo naman ako magpaliwanag sa kanyo. Sinabi na wala dapat ipaliwanag eh. Ba't mo pa pinagpipilit ang huwag papasokin si Isaac? Talaga po namang hindi pinapayagan makapasok sa lumang mga aso. Kapamilya ko tong si Isaac! Sinabi lang hindi siya aso! Pasensya ka na, Isaac, ha? Maghintay ka muna dito.
Ano po ba ang kinakarga natin to? Pinakiusap sa akin ni Takabura na dalhin ko to. Kay Sir Takabura to? Ay mangyayari mamaya. Sigurado ko. Oh? Pasensya ka na ha, pinilipa kitang sumama ngayon. Okay lang po ako, wala rin naman akong gagawin ngayon eh. Ako, kinakabahan talaga ako. Manalo kaya si Master Wu? Huwag kayong mag-alala, basta mag-cheer tayo ng hustos sa kanila. Ang balita ko sinabi raw ni Takamura na may gagawin siya ngayong gabi na talaga magpapayinig daw sa buong Korakuen Hall. Mukha talaga magpapakitang gilas.